Mami, nakakaya naman sa mga klasiko. Dapat daddy ang sumama. Sana sinabi mo kanina para nagpantalon ako. Mami, nagpapatawa. Ikaw naman, pilosopo. Marunong din ako mangarate, baka makatikim ka. Aba, Mami, child abuse na yan. Ang hilig mo talaga makipagtalo, no? Parent abuse naman yan. Basta mula ngayon, Mami, ako na ang permanent bodyguard mo. Saka na natin pag-usapan yung sweldo. Pwede ka naman tumawad eh. Bakit mo naman naitanong yan? Namimiss ko na siya eh. Sana, bumalik na siya. Para pag-ising ko, nakikita ko siya. Namimiss ko na yung pinapanood ko siya. Pag nag-shave siya sa umaga,
Saka, yung mga animals na ginagamot niya. Namimiss ko na rin. Mami? Ba't ayaw mo pang pabalikin dito ang daddy? May iba na siyang pamilya, Carlo. Sabi sa taekwondo, ang kailangan lang, eh marunong ka mag-focus. Pag talagang nag-focus ka daw, makukuha mo ang gusto mo. Matatala mo kalaban mo. Wala akong kalaban, Carlo. At saka huwag na natin pag-usapan ng daddy mo. Iba na ang buhay niya. Pero mahal mo pa rin siya. Ha, mami? Hindi ka ba kontentong ako ang daddy't mami mo? Hindi. Hi, Ellen. Kamusta? Ellen, napadalaw ka yata. Kamusta ka na, Louie? Eto, hindi pa rin mayaman. Paano ka mayayaman sa isang bansang pinupulutan ng mga aso? Kanina pa ako tawag ng tawag sa bahay ninyo pero walang sumasagot. Kaya nagpunta na ako dito. Pwede mo nang kuning mas madalas si Carlo, Louie. Akala ko ba ay mong nakakasama ko yung bata ng madalas? Hinahanap ka niya lagi eh. Madalas nga akong sumbatan. Siguro nga masyado ako naging selfish. Na-deprive ko si Carlo ng dapat ay talagang kanya. Ang feeling tuloy niya, siya lang ang walang ama sa mga kaklase niya. Mabuti pa nga. Dahil gusto ko ng dalil sa korte to. Gusto ko mag-file ng custody rights para kay Carlo. Ano? Ididimanda mo ako? Bakit hindi? Ama rin naman ako ng bata, di ba? Hindi ko na nakikita yung bata. Linalayo mo siya sa akin. Kung gusto mo lang, doon lang kami magkikita at doon lang kami magkakasama. Pati yung pag-iisip ni Carlo, linasan mo na. Teka. Pati yung dreams ng bata para maging doktor, binago mo na rin. Ngayon, anong gusto niya gawin? Gusto niya maging pulis. Nag-aaral siya ng taekwondo. Nagiging violent ang anak natin. Hindi violent ang taekwondo. Ini-impluensya mo ba yung bata laban sa akin? May sariling pag-iisip ang anak ko. Gusto niya maging pulis dahil paglaki niya, may pagtatanggol niya ang iba. Dapat nga matuwa ka dahil may malasakit sa ibang taong anak mo. Anyway, hindi ako nagpunta dito para makipagdiskusyon. Gusto ko lang na ipasyal mo ang bata. O sige, ipapasyal namin ang bata. Susunduin namin bukas ng umaga. Bukas kung ganun, nakaanda na siya pagsundo ninyo. Huwag na huwag ko lang maririnig na may iba dyan nang aapi sa kanya. Would you relax, Ellen? Bakit ka ba lagi natitense kapag kausap mo kami? Tapos na yung araw ng mga awayan at suguran, di ba? Magkaibigan na tayo. Bastos ng babae niya. Carlo, are you having a nice time? Oh, Daddy, pero sana, kasama natin ang Mami. Don't be polite, Niho. Kasama natin ang Tito Suyat. Gusto mo bang magpasko sa amin? Nangako ako sa Mami na magkasama kami sa Pasko eh. Kayo na lang magpasko sa bahay. Hindi pwede, anak eh. Kailangan magkasama kami ng Tito Suyat mo. Tito Suyat? Ayaw mo ba ibalik ang Daddy sa Mami ko? Ano? Carlo. Mag-asawa na ba kayo ng daddy? Hindi pa, Carlo, pero balang araw magpapakasal din kami. Pag kinasal kayo, hindi ako pupunta. Carlo, that's enough. Inaga mo ang daddy sa amin. Masama ang babae. Sorry ka sa tito, Susan. Ayoko. Sorry ka kung di apunta ko sa akin. Ayoko. Sorry ka. Sorry. Isa pa. Sorry! O
ano, nabusog ka ba? Opo, hindi na nga po ako makahingi. Baka po bang ngutin ako? Hindi ah, hindi mo pa natitikman to. Tikman mo muna tong leche flan. Mami! Masarap yan, ano? Sige na, konti lang. Kahit konti lang, konti lang. Isang isa, kapiranggot lang. Mm. Mami naman. Dali na, ano? Gaya pa rin yung dati. Happy New Year! Teka. Hello? Tali? Happy New Year din! Ano? Kamusta ang party nyo? Tali! Salamat nga pala doon sa regalo mo, ha? Lang ako. Kaya pala yan pa rin ang suot mo. Saan ka naman pupunta? Sa labas, Mami. Magsisindi lang ako na lusis. Di ba sinabi ko sa'yo ayokong... Mami, ngayon lang. Saka, marunong naman ako mag-ingat eh. Sabi nyo kanina, papayagan nyo ako pagkatapos ng putukan sa labas. Ang laki-laki ko na. Huwag nyo na akong binibaby. Kala ko ba ako ang bodyguard nyo? Nagreklamong binata ako. O sige. Pero kiss muna. Love mo bang, Mami? Love na love. Hindi mo ako iiwan? Hinding-hindi. Sarap naman. Thank you.
Pasensya na kayo, pero hindi ho kayo pwedeng pumasok doon sa loob. Bawal ho may kasama. Sa aming mga pagsusuri, hindi fatal ang tama ng bala sa bata. Sa tagiliran lang. Pero dahil sa kinaladkad siya ng kotse, naapektuhan ang kanyang utak. Ikinalulungkot ko. Pero malaki ang posibilidad na siya'y maging comatose. Comatose? Oh my God. I would like to explain to you that the .45 caliber bullet has damaged some vital organs. The point of entry, which is on the fifth rib, has directly hit the liver. Doktora, gawin ho ninyo lahat na makakaya ninyo. Kahit na ho magkano ang gagastusin. Sagot ko po ang lahat. Ginagawa namin lahat ng magagawa namin. Pero hindi natin masasabi at walang makakapagsabi kung hanggang kailan mananatili sa ganitong kalagayan ng bata. Pwedeng buwan, pwedeng taon, at bumalik man ang malay ng bata, walang garantiya na makababalik siya sa dati niyang kalagayan. Kadalasan, ang mga pasyenteng ganito, magkamalay man, ay nagiging parang vegetable na. Ako may kasalanan. Hindi ko siya dapat pinayagan. Ako na lang sana nasa labas na tinamaan ng barel. Bakit siya pala barel? Ako na lang sana. Louie, tutuwa mo ako. Kailangan kumaling ang anak natin. Louie, gusto kang makausap ng doktor tungkol yata sa susunod na operasyon ng bata. Louie, pakiasikaso ang eskwelahan ni Carlo. Sabihin mo hindi mo na siya makakapasok.
Tinawag mo pa ako. Carlo, di ba nangako ka sa akin? Sabi mo, ikaw magpo-protect sa akin. Sabi mo, ikaw magiging bodyguard ko. Nasaan ang pangako mo? Madaya ka. Hindi mo tinutupad. Lumabang ka, anak. Matapang ka, diba? Kung ano man ang masakit, kung hindi mo na kaya, ipasa mo sa akin. Kaya na, mami. Huwag mo lang ako iiwan. Hindi ko kakaya. Ba magbibihis? Kailangan pa ba natin magpunta ron? May lakad kami ni Ellen bukas sa presinto eh. Louie, noon pa tayo nangako. At saka, isa pa kailangan kong kausapin si Lynette. Biro mo, umuorder siya sa akin ng 12 gown. Sayang din yun. Mapapatungan ko yun maski 20% sa tindahan. Kauna lang kaya? Louie, maski na magmukmok ka dyan ang magmukmok, hindi pa rin gagaling yung anak mo. Mabuti pa nga, ikaw na lang magpunta, Suzette. Hmm? Magkikita lang sila ni Ellen bukas. Excited na siya. Hmm? Suzette, ano ka ba? Kilala ko yung babaeng yon. Best friend ko siya sa college, remember? Pahinhin-hin-hin, pero may kato sa ulo. Ginagamit niya lang excuse yung anak niyo para magkita kayo ng madalas. Suzette! Magpapaawa yan sa'yo. Para bumalik ang damdamin mo para sa kanya. Ikaw naman si Mr. Nice Guy. Madadala. Uy, Ellen. Kawawa ka naman. Uy, Ellen, halika lumabas tayo para malibang ka. Tapos, ayun, diretso sa kama. Wala ka bang respeto sa pagkakadisglasya ng anak ko? Sorry, nagsiselos ang ako. Ilagay mo sa lugar. May selos ba na nasa lugar? Susi na! Huwag ka nang mapilan nito! Oo, inaamin ko. Akin nga yung plate number ng kotse sinasabi ni Mrs. Pero hindi ako bumiril sa anak niya. Sinungaling! Nakatalikod ka pero kitang-kita kita! Mrs., sandali lang. Hindi natin masasolve ang problema kung padadala tayo sa mga emosyon natin. Totoo, akin nga yung plate number ng coaching sinasabi ninyo. Pero hindi ako napupunta sa lugar ninyo ng gabing yun. Sandali. Hinuhuli mo ba itong anak ko dahil nakita nung babae yung license plate ng kotse ng anak ko? Eh, hindi po, congressman. Hindi po. Ah, Mrs., kung nais nyo magsampa ng kaso, mag-submit muna kayo ng affidavit. Hindi sa isang emotional confrontation na katulad nito. Eh, nahihiya nga po kami sa inyo, Congressman, dahil kinabala namin pati kayo. Nagpapatulong lang po kami sa aming investigasyon. Teka muna. Hindi nyo ba aarestuhin tong taong to? Hindi. Hindi ko magagawa yun. Talagang hindi nyo magagawa yun. Eh, ngayon pala, nakikita ko na wala kayong gagawin. Sir, respetuhin natin ang batas. Respeto? Nakita niyo ba kung anong klaseng respeto ang ginawa nito sa aking anak? Wala talaga tayong magagawa pa. Unang-una, wala tayong sapat na ebidensya. Ma'am, ang sabi niyo, nabasa niyo ang plate number. Paano niyo nagawa yun? Madilim, umaandar ang kotse, maraming usok dahil sa mga rebentador. Sigurado ako, nabasa ko yung plate number dahil humahabol ako. Alright. Nakita niyo bang sumakay sa kanyang kotse si Mr. Sanchez? Ang sabi ko, nakita ko, nakatalikod. Nakatalikod pala eh. Paano kayo nakasisiguro ngayon? Nakita kong kinakaladkad ng kotse niyang anak ko. Humahabol ako. Mrs.,
Mrs., naiintindihan kong nararamdaman ninyo. Isa rin akong ama. May anak din ako. Siguro kasing edad ng anak ninyo. Putang ina mo. Mrs., Mrs.! Huwag mo akong ma-Mrs., Mrs. Buhay ng anak ko, pinag-uusapan natin dito. Okay lang. Don't worry. Ano okay lang? Huhulihin ka ba nila? Ba't naman nila ako hulihin? Wala akong kasalanan. Ang totoo, Tato. Wala ka ba talagang kasalanan? Talagang wala, Dad. Ewan ko kung anong hallucination meron ng babaeng yun at ako ang pinagbibintangan. Baka kung saan lang yan nakita ang plate number ng kotse ko. Nasa ka ba nung gabing yun? Sa disco. Kahit tanungin niyo pa si Berting. Dad, baka pakanalang to ng mga kalaban ninyo. Ayoko makulong. Tulungan niyo ako. Kung yung iba dyan na mas mabigat pa ang kasalanan, natutulungan ko. Ikaw pa kaya na anak ko na alam kong walang kasalanan? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi ka makukulong. Daddy! Oh! Tasa kamay! Doon doon, naglalaro ka na naman. Di ba sabi sa'yo mag-aral ko ng lessons mo? Wala akong baril, ha? Bob! Pambira, oh. Huwag ka masyado magpapawis. Pag natuyo ka ng pawis sa likod, uubuhin ka na naman. Trabaho pa ako. Sandali. Ako sa mga bata ito. Baril na kita, Daddy! Patay ka na! Ganun ba? Basta ka na, Daddy! Oh. Patay ka na! Basta ka na! Bang! Talo ka na, Daddy! Patay ka na! Kaya ilibre mo ako! Oh, sige na, tawagin mo na yung nurse. Dali, kailangan ko ng nurse. Kailangan ko ng nurse. Kailangan ko ng nurse. Kunwari, nurse yung mami mo. Sa akin ng nurse, hindi ka daw kumakain. Hindi ayaw mo daw umuwi para magpahinga. Ilang araw mo nang inaalagaan si Carlo. Gusto mo ako naman. Huwag na, Louie. Kaya ko pa naman. Ellen, kung ano man ang pagkukulang ko sa inyo ni Carlo, humihingi ako ng tawad. Alam kong kasalanan ko rin naman ang nangyari sa kanya. Ellen. Gagawin ko ang lahat para gumaling si Carlo. Hindi ikaw ang doktor. Ako ang ina niya. Magkakabit kami sa lahat ng bagay. Dugo niya, buto niya, laman niya, puso niya. Kapag matapang ako, magiging matapang din siya. Kapag naging matigas ako, magiging matigas din siya. Kaya kailangan maging matapang at matigas ako. Kakayanin ko para makaya niya. Lalaban ako para lumaban siya. Gagaling ang anak ko.
Hinihintay mo anak mo? Mm-mm. Ikaw? Dito rin nag-aaral ang anak ko. Pero hindi siya makapasok. Bakit? May sakit siya. Nasa ospital. Oh, I'm sorry. Sana gumaling siya agad. I know how it feels kapag nakakasakit ang anak. Yung anak ko kasi sakitin eh. May asthma, may lung condition. Susceptible sa lahat ng klase ng germs. Ang paligid pa naman natin, puro germs. Kaya konting kibot, may sinat siya. Parang may alam rin nakakonekta sa amin dalawa eh. Konting ubo nga lang yan, natataranta na ako eh. Ano nga pala ang pangalan ng anak mo? Carlo. Nice name. Ang sa akin naman, Don Don. Ang asawa kong pumili ng pangalan na yun eh. I suppose you can't really have everything. Maswerte ko sa asawa at anak, pero sakitin naman yung anak ko. Ilang taon na yung anak mo? Siyam. Hmm? Pareho ng anak ko. I hope I get to meet your son. Malay natin, baka magkakilala pa sila ng anak ko. Ano nga palang sakit na anak mo? Comatose na siya ngayon. My God. Nabalik siya. At sino naman dumuhan niyang gumawa nun? At ba? Sino ka? Kilala ba kita? Asawa mong bumaril sa anak ko. Kinausap mo ako dahil gusto mo ipama ko asawa ko. Gusto kong pakiusapan mo asawa mo na aminin niya ang krimen niya. May anak ka rin. Anong gagawin mo kung ikaw nasa lugar ko? Hindi ang asawa kong bumaril sa anak mo. Kilala kong asawa ko. May takot siya sa Diyos. Hindi niya kailan naman magagawa ang sinasabi mo. Niyo? Wala. Akin na. Ako lang magdadala nito. What's wrong? Pinatana ko ng ina ng bata na sagasaan. Comatose pa lang ngayon. Saan kayo nakita? Sa eskwelahan. Hayaan mo ako, sabi ko si Daddy para makausap niya ang abogado. Ano gagawin nila? Susulatan yung babaeng yun pagkatapos tatambakan kami sa katutok na bodyguard? Kung kinakailangan. Ayoko na magulong buhay, Tato. Lalo na para kay Don Don. Nakakahiya na nga tayo sa lahat ng mga dyaryo eh. Yung mga magulang ng kaibigan ng anak natin, iniiwasan na siya. Yung mga kaibigan ko. Dali, please. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Para sa'yo. Sa korte, sa batas. Pero paano kami na anak mo? May isip na si Don Don. Mabuti pa kaya, magbakasyon na lang muna kami hanggang di pa naayos tong gulo na to. Hindi ko kaya to. Iiwanan niyo ako? Hanggat magulo pa. Dali, please. Wag. Hindi ko kaya mag-isa. Dali, ikaw lang ang tamang nangyayari sa buhay ko. Ikaw, si Don Don. Kayo, pamilya ko, yun lang ang mahalaga sa akin. E paano ako bumalik yung babaeng yun? Wag ka magpapa-apekto sa kanya. Kakausapin ko si Daddy. Then he realized what had happened. The planet was not flat after all. It was round. And they had sailed all the way around it. And come back to the place they had started from. It was wonderful to be home again. The Dumpies returned to their cozy caves, and everyone was happy. Except for Red, who couldn't help thinking that it was rather a pity that there was really no wonderful waterfall at the edge of the world.
Saan ka nang galing, Louis? Ang sabi ko, saan ka nang galing? Kay Ellen o dun sa mga hayop mo? Pwede ba, Suzette? Pagod ako, ha? Ang hirap sa buhay na to. Wala ka nang ang kakampi, hindi ka pa makakuha ng magandang sagot. Ang tinatanong ko sa'yo kung bumalik ka na kay Ellen o hindi. Suzette, ano ka ba naman? Ano ba naman ako? Eh, di kirida hanggang ngayon. Hindi kita kirida. Dahil hindi naman kami kasali Ellen eh. Kirida pa rin ako. Dahil sila pa rin ang pamilya mo. Dahil hindi kita mabibigyan ng anak. Mapupunta na naman ba tayo dyan? Totoo naman, di ba? Kaya never nag-click ang relasyon natin dahil lagi mong iniisip kay Ellen nagkaroon ka ng anak at sa akin hindi. Kung sino-sinong doktor ang pinuntahan natin, kung ano-ano ang gamot ang sinaksak sa punyatang katawan na to. Pero kahit kailan, hindi ko mo ibibigay ang hinihingi mo. Wala naman akong hinahanap sa'yo. Ang importante, ikaw. Ikaw. Aminin mo sa akin yung totoo. Kapag sinabi niya sa'yo, pwede mo siyang balikan, babalikan mo siya ngayon din. Iiwanan mo ako. Basta ngayon, Suzette. Ang mahalaga sa akin ay gumaling ang aking anak. Para mo na rin ako sinagot ng oo. Nakaayos pa rin ang lahat para anumang oras bumalik si Carlo, madat na niyang gaya pa rin ng dati. Ayaw niya kasing ginagalaw ang mga gamit niya. Louis, mahal na mahal ka ng anak mo. Madalas nga hindi ko napapakita eh. Ako may natatakot na baka mawala sa atin si Carlo. Alam ko. Itong mga nakalipas na araw. Dahil sa nangyari kay Carlo. Nalaman ko. Mahal pa rin kita. Huwag, Louis. Huwag mo kong guluhin. Kung naaawa ka lang sa akin... Hindi awa ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Mula nung iwan mo ko at sumama ka kay Suzette, pakiramdam ko niloko ako ng buong mundo. Nalaso ng buong pagkatao ko. Walang naiwang emosyon sa puso ko kundi galit sa inyo ni Suzette. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Hindi kita masisisi at wala na akong magagawa kung hindi umasa na lang sa kabila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Umaasa pa rin ako na matutunan mo pa rin akong mahalin. Bakit? Si Carlo. Mrs., pinatawag namin kayo. Kanina pa humihila ang vital signs ng bata.
Kaya pinatawag ko na kayo agad. Doc, gawin niyo lahat ng magagawa ninyo. Continue heart massage. We're doing the best we can. Time. The rest is over up to God. Over 20 minutes, Doc. Any improvements? Let me see the graph. Still negative, Doc. Okay. I'm sorry. Miss Cortez! Halika sa loob. Huwag na. Ayoko magtagal dito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, natigilan mo na ang panggugulaw sa pamilya ko. Sandali, sandali. Noong una, hindi ka na nahihiyang pumunta sa eskwelahan ng anak ko. At ngayon pati na rin sa pamamahay ko. Ano ba talaga ang gusto mo para matahimik ka? Ang katotohanan, ang pagbayaran ng asawa mong ginawa niyang kasamaan. Ina ka rin. Ipagdasal mo na kailan may hindi ka malagay sa katayuan ko dahil napakasakit. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Kung magsalita ka, kala mo ikaw lang may anak. Dahil sa iskandalong ginawa mo, napapahiya sa eskwelahan ng anak ko. Naiintindihan ko siya. Nakakahiya talaga magkaroon ng isang amang pumapatay ng bata. Nasaktan ka sa sinabi ko? Salita lang yun. Baliwala yun sa sakit na dinanas ko sa pagkawala ng anak ko. Wala akong pakialam. Kung ayaw mong maniwalang inosente ang asawa ko, dali mo sa korte. Pero wag na uling babalik sa pamamahay ko. Dahil nadadamay pati anak ko. Dali. Isang payo lang bago ka umalis. Buksan mo yung mga mata mo. Pagmasdan mo mabuti ang asawang katabi mo sa pagtulog gabi-gabi, baka hindi mo na siya kilala.
Nakalimutan ko ang responsibilidad ko kay Ellen at saka sa aking anak, pare. Kung hindi ko iniwan ang asawa ko, baka hindi magkakaroon ng buhay nila. Buhay pa ang anak ko ngayon. Pare, naiintindihan naman kita eh, pero... Paano mo nalaman? Pare, nandun ka ba? Nandun ka ba nung iniwan ko ang pamilya ko? Ha? Pare, Rolly, ang labo mong kaibigan. Pare, ikaw lang ang kaibigan ko, pero hindi mo ko pinapayuhan. Pare, dyan naman yata ako hindi ko kumporme sa'yo. Masama na pala. Ang sama-sama ako na pala, ama. Ang sama-sama ako ng asawa. Pare, dapat noon mo pa ako minura. Noon mo pa ako minura, pare. Ano ba? Alam mo ba yung ginawa ko sa anak ko nung huli kami magkita? Eh, pare, ano ka ba naman? Lagi ka nalang ba maaawa sa sarili mo? Pinahiya ko, anak ko. Pinagalitan ko siya. Kinagalitan ko pa, pare, na hindi ko alam na hindi na pala kami magkikita uli ngayon. Pare, napakasama ako ka ba? Suntukin mo ako. Tara, pare. Uwi na tayo. Pare, suntukin mo ako. Please, suntukin mo ako. Napakasama akong ama, pare. Tawin ko lang yung cheat. Suntukin mo ako. Ano ba? Suntukin mo ako. Suntukin mo na ako. Suntukin mo ako, dali. Suntukin mo ako. Nakakahiya. Ano ka ba? Kaibigan mo ako. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Tara na ba? Suntukin mo ako. Boss, ano nangyari? Wala. Wala lang problema, okay? Pakikuha mo yung cheat namin. Isama mo na rin yung mga nabasag. Okay? Oo, sir. Tara. Ma'am, may bisita ho kayo. Di ba sinabi ko sa'yo ayokong makipag-usap kahit kanino? Nakita daw ho niya yung pagbaril kay Carlo eh. Tutulungan niya daw ho kayo. Nakita mo daw yung bumaril sa anak ko. Matagal na ako dapat nagpunta dito kaso naglalaban ang loob ko. Paano? Kapitbahay ba kita? Hindi, may bahay dyan sa kabila. Madalas akong bisita dyan. Kaya hindi nga ako makalantad ng todo eh. Maupo ka. Salamat. Ako nga pala si Ninette, dancer ako sa Japan. Pasensya ka na ha. Ganito kasi ako pag nininervyos, sinisinok. Uminom ka muna. Salamat. Alam mo, Ellen, kasi kabit ako eh. Sorry. Bing! Okay lang. Bing, daas pa na tuwales! Kabit ako. Binabahay ako ng malaking tao dyan sa military. Matagal ko na nakikita ang anak mo. Cute nga siya eh. Sabi ko nga sa sarili ko noon, hindi ko siya palalagpasin yung paglaki niya. Alam mo, Helen, sabi din sa akin ng kabit ko, wag daw ako lumantad eh. Sabi niya, iiwanan niya raw ako pag naiskandalo siya. Kaya natakot din ako, kasi mawawala na yung mapajaku-jacuzzi ko. Yung mga pa-shopping-shopping, yung mga credit cards. Uminom ka uli, baka mawala. Hindi, okay lang. Okay na ako. Alam mo, Helen, babae din ako eh. Ellen. Ellen. Alam mo, Ellen, alam ko yung nararamdaman mo eh. Alam ko kung gaano kasakit. May anak din kasi ako eh. Kaya nga nakukonsensya ako eh. Sabi ko, di bali nang bumalik ako sa pagkamahirap. Tutal, galing din naman ako dun eh. Alam mo, kaya ko naman kalabanin ang lahat eh. Huwag lang ang konsensya. Kasi pagdating dun, surrender ako eh. Payag ka bang humarap sa korte para tumistigo? Labas ng mga yan.
Miss, pwede bang ituro mo sa mga nakapilang ito kung sinong nakita mong bumaril nung gabing yun? Harap sa kanan. Harap sa kaliwa. Huwag kang mag-alala. Turo mo sa amin. Yung putang inang niya na may hawak na Bible! Ano masasabi niyo sa pagkaka-aresto sa inyo? May comment po ba kayo? Pwede kayo magbigay ng statement? Mr. Sanchez, ano bang masasabi niyo? Sir, Mr. Sanchez. Excuse me, Mr. Sanchez. Mr. Sanchez. Excuse me. Sir. Excuse me. Mr. Sanchez, totoo ba ang bintang na kayong bumaril sa bata? Ano sa palagay niyo? Politically motivated ba ito? Itutuloy niyo pa ba ang pagpasok sa politika? Sino kaya nag-pre-up sa inyo, sir? Eh, ano naman masasabi ni Congressman tungkol dito? Hindi ko na kayo sasagutin. Pero ito lang masasabi ko. Lalabas din ang katotohanan. Lilinis din ang pangalan ko. Matibay ang pananalig ko sa Diyos. At sa pamilya ko na hanggang ngayon, matibay ang support at pananalig sa akin. Inday! Inday, yung mga silya, dadaanan ni William dito mamaya. Ibigay mo na lang, ha? Ma'am, ang almusal ko ninyo, tsaka coffee nyo. Hindi na ako mag-aalmusal. Ma'am, may bisita ho kayo. Bakit? Anong kailangan nyo? Piha. Anong kailangan nyo? Naparito ako para hilingin sana sa iyo na iurong mo ang demanda mo laban sa anak ko. Nakahanda akong magbayad. Maski magkano? Sinusuulan nyo ba ako? Eh kung isumbong ko kayo sa korte? Walang maniniwala sa iyo. Maging practical ka sana, Mrs. Magiging practical lang ako kapag nasintensyahan na anak nyo. Hindi siya kailanman masisintensyahan. Maabsuelto siya. Yan ang sinisiguro ko sa'yo. Maski tumistigo pa ang 10 Japayuki dahil walang kasalanan ng anak ko. Binabayaran lang kita para iurong mo ang demanda. Dahil napakalaking sakit ng ulo ang binibigay mo sa pamilya ko. Sakit ng ulo? Nag-aalala kayo sa sakit ng ulo? Paano na ang anak ko? Ang gusto mo, mawalan rin ako ng anak. Anak sa anak. Katarungan ang hinihingi ko. Alam kong malakas kayo sa husgado. Mayaman, makapangyarihan. Pero itong tatandaan ninyo, walang malaking nakakapuwing. Uubusin ko ang laman at dugo ko sa katawan. Maipakulong ko lang ang demonyong anak ninyo. At huwag niyo kong susuhulang muli dahil hindi lahat ng tao nabibili. Excuse me. May trabaho pa ako. Buksan mo ang gate. Ilak mo lahat ng pinto, ha? Huwag kang magpapasok pag wala ako. Tato, may tatanong ako. Sasagot lang ang kailangan ko. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Totoo bang lahat ng mga bintang ng Japayuki? Naniniwala ka rin sa kanila? My God, Dali.
Ano ka ba? Hindi na baling ibintang na nila sa akin kung anong mga krimen. Hindi na baling magtiis ako rito sa loob ng kulungan. Pero ang pati ikaw mawala ng tiwala sa akin. Tato, naguguluhan ako eh. Dali, yung testigo ay isang Japayuki. Alam mo kung ano yon. 10 perang katawan nun sa Japan. Kahit ano ibebenta, kahit impormasyon. Hindi mo ba nakikita, these people are victimizing me. They're all hysterical over a death na wala naman akong kinalaman. Sorry, nabigla lang ako. Huwag mo naisipin yun. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. May appointment siya. 9 o'clock, nandito na yan. Oh, Ellen. Ginagabi ka yata, ah. O, paano, Louie? Mauna na muna ako. Sige, pare. Ellen? Salamat, Rolly. Naistorbo ba kita? Hindi, hindi. Tapos na trabaho ako. May problema ba? Nabasa ko na nga ito eh. Tatawagan na nga sana kita eh. Bakit sila ganyan, Louie? Sinasabi nila dyan, disgrasyada ako, iniwan mo ko, may kabit ka daw, kinalkal na nilang lahat ng baho natin. Ellen, ganyan talaga mga dyaryo. Dapat tibayan natin ang loob natin dahil mukhang marami pa lumabas. Sinisiraan nila tayo para magmukhang mabango ang tatong yun, ganun ba? Kung ganyan ang labanan, anong gagawin natin? Ellen, kahit na ano pa lumabas dyan, lalabas din ang totoo, ang buong katotohanan. Huwag na huwag ka mawala ng pag-asa. Pag-asa? Kung aasa tayo ng aasa, anong mangyayari? Louie, Louie, tulungan mo ako. Ayoko matalo. Hindi ko kaya ang ganitong laban. Ang maruming laban gaya nito, pero lalaban ako. Laban natin ito, Ellen. Hindi kita pababayaan. Okay? Pakiramdam ko, ako na lang nag-iisa sa buong mundo. Wala akong ibang mapunta ang tao. Nandito ako. Ellen. Mahal kita. Mahal kita, Ellen. Hi. Louie, kanina pa kita hinihintay. Ba't ang tagal-tagal mo?
Bilis, bilis. Honey, wala ka bang nakakalimutang ibigay sa akin? Wala. Bakit? Meron ka bang hinihingi sa akin? Ha? Wala. Wala pala eh. Halika, tulog na tayo. Isuot mo na yan. Mamaya na lang. Thank you. Louis, sigurado ka bang walang mali sa ginagawa natin? Huwag yan ang pag-usapan natin eh. Nahirapan na kasi ako sa arrangement natin. Noon sinugod ko si Suzette na malaman kung may relasyon kayo. Ngayon, lumalabas na ako ang kirida. Hindi kita kirida, Ellen. Anong tawag mo sa akin? Asawa pa rin kita. At handa kitang pakasalan kahit na kailan mo gusto. Seryoso ako, Ellen. Gusto ko kahit ngayon man lang mabigyan natin ang pangalan ng anak natin. Tsaka yung mga lumalabas na skandalo sa dyaryo, may iwasan natin lahat yun kung kasal tayo. At mas magandang tignan sa korte. Louis, ayokong pakasalan ka dahil umiiwas tayo sa skandalo. At mas magandang... Kung pakasalan mo ako dahil mahal mo ako. At mahal pa rin kita. Bigyan mo ba ako ng konting panahon para makausap ko si Suzette tungkol sa ating dalawa? Saka na natin pag-usapan to, Louis. Hello. Hello, Rolly. Si Suzette po. Suzette? Sinong Suzette? Rolly, masama ng araw ko. Huwag mo nang pasamain pa, okay? Nasaan si Louis? Wala eh. Anong wala? Saan nagpunta? Malay ko. Eh, yung sekretarya nyo? Nag-break. Bakit ba tuwing tatawag ako dyan, lagi nagbe-break yung sekretarya nyo? Ano ba siya, ghost employee? Itatanong ko pag bumalik ha. Pinagtatakpan mo na naman yung kaibigan mo, no? Siguro pumunta na naman siya kila Ellen, ano? Baka. Sabihin mo sa kanya na panis ako kakahintay sa kanya. Nakakahiya sa mga ka-dinner date namin, putang ina niya. Sasabihin ko, pati putang ina niya? Oo, putang ina mo na rin. Ano masasabi mo tungkol sa pagkakabuklod-buklod ng mga pamilyang naging biktima ng mga heinous crimes? Nagulat nga ako sa dami ng mga biktima na hanggang ngayon ay naghihintay ng katarungan. Anong mga hakbang ang sinasagawa ninyo para sa mga kasong ito? Nais naming umpisahan ang isang campaign na magbibigay ng pressure sa gobyerno tulad ng mga ilang bills gaya ng gun ban, at maibalik ang death penalty para dun sa mga taong pumapaslang sa walang kasalanan at walang kalaban-laban. Gusto lang sana naming umapila na bigyan nila ng prioridad ang mga kasong katulad nito dahil napakahirap maghintay. Meron ka bang gustong iparating sa mga taong namamahala sa iyong kaso? Pangwalandi! Ellen! Ellen! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Ellen! Lumabas kayo dyan! Puneta! Ellen! Lumabas ka dyan! Ellen! Lumabas ka dyan! Lumabas ka!
naman si Louie! Ilabas mo siya! Ibalik mo siya sa akin! Wala akong kailangang ibalik. Dahil wala akong kinukuha sa'yo. Inagaw mo siya sa akin, Ellen! Inagaw mo siya! Sino ba ang unang nangagaw? Ano bang ginawa mo kay Louie, Ellen, para mapabalik siya sa'yo? Nakadiskubre ka ng bagong gayuma? Tinulungan mo siya sa mga hayop niya sa klinika? Umalis ka na, Suzette. Huwag mong babuyin ang sarili mo dito. Ikaw ang baboy! Ikaw ang baboy! Baboy! Itong si Ellen, malandi siya! Akala niyo pa santa-santa, pero nasa loob ang kulunyan! Mga agaw siya ng asawa! Malandi siya! Nagpapamartir daw dahil namatayan lang siya ng anak! Huwag mong idami ang anak ko! Baka gusto mong ilampaso ko yung mukha mo! Alam mo kung bakit namatay yung anak mo? Dahil pinaparusahan kayo ng Diyos dahil ang sasama ng ugali niyo! Ano? Akala ko ba matatangka? Ilalampaso mo ako? Sige! Ilampaso mo ako! Louie, kailangan natin mag-usap. Anong ginagawa mo? Ah, nakausap mo na si Ellen. Baka namang gusto mong sabihin, ako ang lumayas dito. Ayoko ng gulo. Layo mo na ako. Pwede ka muna tumira dito hanggat wala ka pang nalilipatan. Ganun lang? Para ka lang mabaspasok sa butas, ganun lang? Parati mo ako sinasakal. Parati mo ako hinihilang pababa. Punong-puno na ako. Matagal ko nang gusto sabihin sa'yo na wala na ako nararamdaman para sa'yo. I don't wanna do this. Sorry. Oh, sorry ka nga! Diyan naman kayo magaling eh. Madali lang kasi mag-sorry. Pero ito masasabi ko, puro kayo justice ni Ellen. Puro kayo ipaglaban ng justice, pero nasaan ang justice sa ginawa niyo sa akin? Ginamit mo ako tapos basta-basta mo akong iiwanan. Para mo na rin akong binaril na walang kalaban-laban, Louie. Suzette, ayoko nang nagkakasakitan tayo. Ayoko nang naglulukohan. Ba't ka sumusuko ka agad? Ayoko na ng paputol-putol! Buong buhay ko, nasanay akong kalakalahati. Ang relasyon namin ni Helen, ang relasyon natin dalawa, ang aking anak mo na mabuhay pa siya, ang aking trabaho! Huwag mo na akong bigyan ng speech kung iiwanan mo ako! Iiwanan mo ako! Tama na. Akala mo, kakabulin kita! Sige, lumayas ka! Lumayas ka! Hindi ko kayo patatahimikin! Hoy! Hindi pa ako tapos! Hindi ko kayo patatawarin! Parang ngayon lang ako nakahinga uli, pare, sa loob ng napakahabang panahon. Dapat noon pa ako nakipag-break kay Suzette. Hindi mo na kailangang i-justify ang ginawa mo, Louie. You know, I never really trusted that woman. Pare, baka kako isipin mo, noon iniwa ko si Ellen. Ngayon ayoko na kay Suzette, pabalik ako si Ellen. Kaibigan mo ako, Louie. May tiwala ako sa mga desisyon mo. Pare, ako ngayon ang nawawala ng tiwala sa sarili ko. Baka nagiging unfair ako kay Suzette. O baka sariling feelings ko lang ang iniisip ko. O pare, oy, tato. Hi. Hello. Hello. Excuse me, I'll see you later. Bakit?
Mike. Sir. Limang beer, ha? Dalima lang doon. Di ba dapat nasa kulungan yan? Paano nakalabas? Nasaan ang mga pulis? Yun. Mga kainuman niya. Para sunod lang ako sa inyo ron, ha? Hi. Pareho palang paboritong lugar natin, ha? Di ba dapat nakakulong ka? You can't keep me in there. Not with your veterinarian salary. Yung ano ba? Awa na kayo. Awa na kayo sa akin. Tato, bawang ka na sa akin. Nagsisisi na ako. Huli na, Castillo. Sa kulungan na ako. Ang dahil sa'yo, kaleche-leche ang buhay ko. Tato, panawarin mo ako, Tato. Panawarin mo ako. Patawad? Paano kita mapapatawad? Eh kung gamitin ka nung kabila bilang testigo laban sa akin. Hindi. Titestigo ako para sa'yo. Oo? Oo. Mas ginano gusto mo gagawin ko. Mas gano? Sabihin mo lang. Ngumanga ka. Ha? Nga. Sir. Dad. Sorpresa to. Binawit mo si Castillo. Dad, pinatay mo si Castillo. Dad, baka kasi magsalita ng laban sa akin eh. Nakita niya kasing... Na ikaw ang bumaril dun sa bata! Putang ina, sinasabi ko na nga ba? Dad, pinuntahan ko lang si Castillo. Dahil din noble cross niya tayo. Nakakalalaki eh. Akala niya, kaya niya tayo. Ba't ka pa nagdamay ng bata? Humarang-harang kasi sa daan, Dad eh. Hindi ko sinasadya. Malulusutan naman natin to eh. Tsaka huwag kayo masyadong mag-worry, yung puso nyo. Punyet ang puso kong ito! Wala ka nang binigay sa akin kundi puro problema! Papabalik kita sa psychiatrist mo! Dad! Dad! Saan ang kaibigan mo? May appointment ka ba? Sabihin mo doon sa kaibigan mo. Saka doon sa asawa niya nagtatapang-tapangan. Hindi pa pinapanganak ang taong kakalaban sa akin, ha? Salamat ka, wala ako sa mood pumatay ng vet. Kaya niyo na yan.
Tara na. Sinong gumawa sa'yo nito, pare? Sino? Renato Sanchez! Bakit? Kamag-anak mo ba siya? Ako yung ama ng batang pinatay niya. Sige, papasukin mo. Gusto ko lang umalama kung sino nagbibigay ng passes para makalabas siya. Sa kaso niya, hindi siya pwedeng bigyan ng passes. Hindi siya lumalabas. Nakita ko siya sa labas. Pinuntahan niya ang kliniko. Baka naman kamukha lang niya. O baka naman kapatid niya. Pwede ko bang makita? Doon. Bakit? Anong problema mo? Sige na! Sa susunod, huwag kang matatama na ibang tawa! Ako ang punta mo! Ako ang hapin mo! Tama na yan! Kumpadre. Panyero. Galing ka raw sa kulungan. Opo. At babalik din po ako ron. Kumuha lang kami ng temporary pass. Ninong, ayoko na sanang bumalik dun eh. Dihado kami sa usgado dahil may na-produce silang testigo. Ayokong makulong ang anak ko. Oh, magmano ka sa ninong mo. Wife, to love and to cherish, to have and to hold, in your heart? I do. Ellen Cortez, do you take Louis Chavez to be your lawfully wedded husband, to love and to cherish, to have and to hold, till death do you part? I do. The rings symbolize the union between husband and wife. Take them and wear them as a sign of loyalty to each other. By the powers vested in me by law, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hinahanap mo raw ako? Hindi mo ako kilala. Kilala kita. Nagpa-imbestiga kami. Ikaw ang kabit ng asawa ni Ellen. Hindi sila kasal, kaya hindi ako kabit. Ikinasal na sila. Hindi na niya ako kabit. Anong kailangan mo sa akin? Sige, pare. Thank you, ha. Gusto kong tumulong. Look, pareho tayong dehado. Magtulungan tayo. Pwede niyo akong gawing witness sa korte. Marami akong masasabi tungkol kay Ellen. Hindi kita kailangan.
Paano ka paniniwalaan sa korte? May kaugnayan ka sa mag-asawa. Miss, excuse me. Ako pala si Berting. Driver ako ni Sir Tato. Kakausapin ko sana siya, kaya lang nakita ko nag-uusap kayong dalawa. Good mood ba siya? Bakit? Babali sana ako eh. Nasa ospital ang ina ko. Kailangan maopirahan. Nahihiya nga ako sa kanya eh. Sa palagay niyo kaya pagbibigyan niya ako? Palagay ko ay pagbibigyan ka niya. Halika, punta natin si Tato. Palagay ko ay kailangan niya tayo. Excuse me, ma'am. Ano masasabi niyo sa Mare Magdusus ng Korte? Ma'am, yan na lang. Sir, good luck. Maas mo ba kayo mananalo kayo? Sir, palagay niyo, sir. Sigurado na panalo na kaso niyo. Congratulations. Excuse me, pag ma'am. Pag natalo pa kayo dito, ipapuputol ko ng mga daliri ko. Salamat, Rolly. Ma'am, any comments? Excuse me, ano pong masasabi ninyo sa darating na victory ninyo? Hintayin na lang natin ang desisyon. Congratulations in advance. Congratulations, sir, ma'am. Sir, sigurado na panalo niyo, ah. Ma'am, ano pong masasabi ninyo? All rise. The court is now in session. Silence is hereby enjoined. Criminal case number 61944, People of the Philippines versus Renato Sanchez. Para sa tagapag-usig. Para po sa tagapagtanggol. Tinatawagan si Roberto Sagilan. Si Bert? Itaas ang kanang kamay. Magsasabi ka ba ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang sa harap ng hukumang ito? Opo. Pangalan? Roberto Sagilan. Edad? 24. Anong trabaho? Driver. Driver ni na Congressman Sanchez. Maari bang isalaysay mo sa korteng ito ang buong pangyayari noong Disyembre 31, 1991? Opo. Nagdadrive po ako ng kotse ni Sir. Sinong Sir? Si Sir Tato. Renato Sanchez po. Anong klaseng sasakyan at ano ang numero ng plaka? Pajero PTY 438. Kasama ka ba ng sir mo sa naturang sasakyan nung gabing yon? Hindi po. Ako lang po mag-isa. Nung una kasama ko siya. Pero iniwan ko siya sa disco. Inutusan niya akong puntahan si Castillo para maningil. Wala po akong intensyong masama. Pero nang sinisingil ko na si Castillo, bigla siya naglabas ng baril. Natakot ako. Bigla akong tumakbo. Inandar kong kotse ko. Hinabol po niya ako ng baril. Kaya napilitan akong ipagtanggol ang sarili ko. Pinaputukan ko siya. Lunin ko po ng baril ang bata. Kung ganon, inaamin mo na ikaw ang nakabaril kay Carlo Chavez? Opo. Pero hindi ko po sinasadya. Sinungaling! Silensyo! Dahil sa pag-amin ng testigo na si Roberto Sagilan, hinihiling ng tagapagtanggol na iurong ang demanda laban sa nasasakdal na si Renato Sanchez. Anong masasabi ng taga-usig? Wala pong tutol, kagalang-galang na hukom.
Recess. All rise. The court has reached a decision. Dahil sa pag-aamin ng testigong si Roberto Sagilan, napagpasyahan ang hukumang ito na si Renato Sanchez ay pawalang sala sa kasong pagpatay kay Carlo Chavez. Silensyo! Silensyo! Sa halip bubuksan ang kaso ng Pilipinas laban kay Roberto Sagilan. Session is now adjourned. Excuse me, attorney, but you have some papers to sign. Of course. Mrs. Chavez, anong masasabi niyo tungkol dito sa imbisa? Sa tingin niyo ba yung makatalo ng posisyon ito? Aapila po ba kayo, Mrs. Chavez? Any comment, ma? Aapila ho, sir? Excuse me, Mrs. Chavez. Sorry if the place is such a mess. But you're welcome to stay and celebrate with me. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Matunog ka rin, ano? Oo. Akong kumumbinsi kay Tato para bayaran si Berting para akuin ang pagpatay sa anak mo! Ako! Bakit mo ginawa sa akin to? Nagsasama tayo. Diba? Napatay ang anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Kung mayroong anak kong atraso sa iyo, bakit mo pa dinamay ang anak ko? Ha? Minahal kita! Putangin ang pagmamahal mo! Gusto kong makita ang gumagapa kayo ni Ellen! Gusto kong magkasira sila ang buhay niyo! Matatahimik yung kaluluwa ng anak niyo! Hindi! Dahil hindi mo siya mabibigyan ng hustisya! Ah!
Ay, ang aking anak na siyang magiging susunod niyong mayor! Mabuhay! Mabuhay, Chicago! Mabuhay! Naintindihan ko, Louie. Natatandaan mo ba ako? Ako ang kaibigan ng daddy mo. Alam mo, may pupuntahan tayo. Susupresahin natin ang daddy mo. Kaya kailangan walang makakaalam. Eh, hinihintay ko pong yaya ko. Akong pinupunta niya dito, hindi na siya darating. Halika na. Saan po tayo pupunta? Susupresahin nga natin ang daddy mo. Magpapalit po ba ako? Hindi ka naman basa ng pawis eh. Sabi po ng mami ko, magpapalit daw po ako eh. Hindi na. Ops. Sandali. Doon tayo. Doon kasi nakapark ang kotse ko, ha? Ano po yun, ma'am? Paki-check lang yung tubig at langis. Tato. Sino to? Daddy mo. Kausapin mo. Daddy. Tonton? Nasaan ka? Kanina ko pa hinaharap ng yaya mo ah. Nandito po ako sa kotse ng kaibigan nyo. Kaibigan? Sino kaibigan? Sino ka daw? Tato, andali mo naman makalimot. Putang ina mo, anong ginagawa mo sa anak ko? Wala pa naman. Bakit? Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Akala ko ba nagsasaya na kayo dahil nakalaya ka na ulit? Ipalit mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, itidimanda kita ng child kidnapping. Siya nga. Anong mas masama? Kidnapping o murder? Sige, magsumbong ka sa mga pulis. Baka gusto mong mangyari sa anak mo, nangyari sa anak ko. Sandali, sandali lang. Ano bang kailangan mo? Wala pa ho. Tatarungan, Tato. Biling na ininigil ako ng pangkla. Magkano? Sabi mo sa akin kung magkano, punyata ka! Hindi magkano. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Eh, ano? Anong kailangan mo? Ikaw. Nalalayain ko lang ang anak mo kapag inamin mo sa korte ang tunay na nangyari. Putang ina mo! Ang buhay ng anak mo o ang kalayaan mo. At putang ina mo rin. Tato!
Tatunungan nga ni buhay ng anak natin. Eh, anong gusto mong gawin ko? Magpakulong? Hindi ba mahalaga sa'yo ang buhay ni Don Don? Sinabi ko bang hindi? Kayo, anong tumitingin-tingin niyo dyan? Pupunta. Saan mo ba gustong pumunta? Gusto ko na pong umuwi. Tsaka nag-aantay na po ang daddy ko eh. Hindi pa tayo pwedeng umuwi. At huwag ka mukulit dyan. Tato, paano kung tanging paraan lang para mailigtas ang anak natin, magpakulong ka? Gagawin mo ba? Hindi. Kailanman hindi ako magpapakulong dahil wala akong kasalanan. Tsaka huwag kang masyadong kilala. Mababawi din natin si Don Don. Paano? Buong buhay mo, wala ka namang problemang nasolve nang hindi tumutulong ang daddy mo. Hingi ka na naman ng tulong sa kanya. Tapos ka na ba? Halika na. Dala mo ba yung gamot mo? Nasiyay ako po. Dapat, laging dala mo ang gamot mo. Dapat iniingatan mo ang katawan mo. Mahina pa ang katawan ng bata, kaya dapat inaalagaan. Siguro matigas ang ulo mo, no? Lahat ng bawal yun ang ginagawa mo. Gaya ng anak ko. Pare. Pare, andito mga pulis eh. Hinahanap si Helen. Nagsumbong pa lang hayop. Louis, may pagagawa sana ako sa'yo. Ikuha mo ako ng reservation sa hotel mamayang gabi. Pare, sigurado ko bang nabigyan mo ng gamot yung Doberman? Ah, good, good, good. Louis, tanggapin na natin. Magkakapit ang buhay natin at buhay ni Tato. Walang ibang lulutas ng problema natin, kundi tayo na rin. Do it for me, Louis. Dad, importante sa akin ang candidacy ko. Ba't kailangan pa natin umurumpa? Nagbago na isip ko dahil nagkagulo-gulo na pamilya natin. Pati anak ko, kinita! Sobra nang maraming negative write-up. Hello? Dali? Asan ka? Asan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ibabalik ko na ang anak mo. Pero gusto kong ikaw ang kumuha sa kanya. Wala na akong tiwala sa'yo. Magkita tayo. Huwag na huwag mong sasabihin sa asawa mo. Mali ko, alam na naman ang binabalak mo. Ayaw mo na bang makita ang anak mo? Saan? Kailan? Don Don? Mommy? Anak? Mommy! Kumusta ka na? Sinaktan ka ba niya? Hindi ako nananakit ng bata. Sorry. Hindi ka pala nananakit ng bata. Nangingidnap lang.
Magpapatot sa dahan ba tayo o magsusumbatan? Ano ba talaga ang gusto mo? Pera? Magkano? Ibabalik ko na sa'yo ang anak mo. Pero sa isang kondisyon. Tatawagan ko ang asawa mo sa telepono. Gusto kong makinig ka sa extension. Bakit? Mahilig ka magtanong. Sana makuha mo na ang sagot ngayon. Hello? Tato. Putang ina mo. Nasaan ka? Nasaan ang anak ko? Ligtas siya. Kapag sinaktan mong anak ko, magtago ka na. Sinaktan mong anak ko, nagtago ka ba? Nagpasya na ang korte. Ano pa bang gusto mo? Ang makulong ka, Tato. Napatay ko ang anak mo, nakulong ba ako? Punyeta ka. Kahit 10 anak mo ang patayin ko, hindi ako maaaring makulong. Hindi mo ba maintindihan yon? Bakit? Dahil malakas kayo? Makapangyarihan kayo? Oo. Oh, kaya ibalik mo na sa akin ang anak ko. Dahil kung hindi, iisa-isahin ko ang pamilya mo. Pinapalaan kita. Sanay ka ang pumatay. Mamamatay tao. Walang kasalanan ng anak ko. Hayop ka! Bakit mo siya binaril? Eh, tatanga-tanga kasi siya. Haharang-harang. Buhay sana ang anak ko. Buhay sana siya kung hindi mo kinaladkad ng kotse mo. Hindi ko alam na kumapit siya sa kotse. Hinahabol kita, sumisigaw ako. Pinapatigil na kita pero ayaw mo tumigil. Tuloy-tuloy ka pa rin. Alam mo na sa kasahan mo, anak ko. Alam ko. Look, Ellen. Tapos na ang lahat. Ano man ang gawin natin, hindi na natin maibabalik ang anak mo. Kung magkano ang kailangan mo, para mapatari sa'yo makalimutan mo ang anak mo, sabihin mo lang sa akin. Pero ibalik mo sa akin ang anak ko. Hayop ka, Tato. Hayop ka. Ikaw pala talaga pumatay doon sa bata. Hayop ka. Dali? Dali, anong ginagawa mo dyan? Sandali, sandali. Huwag ka makikinig sa siraulo niyan. Pabayaan mo ako magpaliwanag. Dali. Dali, kausapin mo ako. Dali! Pwede mo na siyang iuwi. Hindi ko alam. Sorry sa nangyari sa anak mo. Kung nalaman ko lang noon pa. Siguro nga masyado ako nagtiwala sa asawa ko eh. Kung may magagawa lang akong tulong para sa'yo. Kung may magagawa. Thank you.
do this. Dali. Dali, aalis ka. Eh, may ticket na ako sa Amerika para bilis sa na, makasunod na yan. Tatunod lang akong gagamit niyan. Dali. 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 Dali, please. Pakinggan mo naman ako. Please don't do this. Let's go. Dali. Para ka naman hindi asawa eh. Dali. Dali! Bakit wala kang ginawa? Dad. Dad. Inday, ma'am, siguraduhin mong dumaan ng opisina bago kayo dumiretso sa barko dahil nag-aantay na si Sally sa inyo doon. Tutulungan niya kayo ma-load ang mga yan. Etong pera, tama na siguro yan sa mga pangangailangan ninyo. Yan. Alam mo, mamimiss ko tong bahay na to. Naging masaya din kami dito hanggang sa nawala si Carlo. Ang kagandahan sa buhay ay maaari tayo mag-umpisa ulit. Oh, kanina pa naghihintay ang kaibigan mo. Kawawa naman yun. Asan nga ba yung pentel dito? Teka. Nandun yata sa kwarto ni Carlo. Kukunin ko sandali. Sige nga. Kukunin na ang mga ito mamaya eh. Ginawa mong patapon ang buhay ko. Pati pamilya ko nawala dahil sa'yo. Magbabayad ka ng mahal. Thank you.
Louie! 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 Ellen, umalis ka na! Louie! Umalis ka na! Umalis ka na, sabi! Umalis ka na! Bye.